Mainit nga na Golden State Warriors mga idol na may 3-game winning streak kakarapin ang number 8 seed na Minnesota. Nakakagaling nga lang sa pagkatalo laban sa Kings. Kanino kaya mapupunta ang panalo matapos ng labang ito? While sa ating first quarter, 4 points ng Golden State Warriors ay bigla na lang mga idol sinagot ng Minnesota ng kanilang 9-0 run at 5 points dyan galing kay D'Angelo Russell. At yan ay pinagpatuloy nga nila mga idol ang kanilang magandang opensa sa umpisa ng ating first quarter. Pero dahil nga sa pagtutulungan ni Clay, ni Jordan Poole at ni Andrew Wiggins, na idikit nila ang kanilang team dito nga sa Wolves 18-16 with 6 minutes left in the game. Tapos dumagdag pa nga ng 5-0 run itong si Draymond, pati na rin si Wiggins at nagkaroon sila ng 3-point lead. At sa uling mga minuto nga mga idol, it's all about Stephen Curry. Grabing 13 points ang ginawa, 3 straight 3-pointers. Kaya naman may 34-32 na yung scoring after the first quarter. Edwards may 10 points na din. Second quarter mga idol, team nga ng Minnesota Timberwolves ay gumawa ng mabilisang 7-0 run sa first minutes. Kaso, sumugot nga si Jordan Poole mga idol ng kanyang end one place. Hindi lamang isa mga idol kung hindi dalawang beses yan. At dito na nga tayo nakapanood ng napakagandang banggaan ng magandang opensa ng dalawang koponan. Sa loob nga ang atake ng Minnesota at ang Warriors naman sa labas. And with 6 minutes left, 53-51 ang score, Wolves lead by 2 points. Very entertaining nga ang second quarter natin mga idol. Talaga namang high-powered offense ang ating napanood na weakness at dito na nga rin nagpasiglap si Stephen Curry ng kanyang nasty half-spin then step-back 3-pointer. Napasayo pa nga si Poole at si Iggy pagtapos niyan. At sa ending nga mga idol, isa pang pukol ni Steph Curry sa 3-pointer pasok yan at meron nga tayong 71-62 score after 2 quarters. Curry 21 points, D'Lo 15 points. At parang nahimatay nga rin mga idol, ito si Stephen Curry matapos nga siyang sabayan sa ere ng big man ng Wolves na si Naz Reid. At sa ating third quarter naman mga idol, 4-4-4 start ng Minnesota Timberwolves. Nagresulta nga ng 9 points para nga sa kanila pero si Draymond Curry at Wiggins bumawi nga mga idol para nga palakihin muli ang kanilang kalamangan to 7 points. At medyo bumagal na nga din ang opensa ng dalawang teams mga idol kumpara sa first and second quarter. Pero ang Golden State Warriors sumikip nga ang depensa at nakaresulta ng turnovers resulting to easy fast break points. Kahit nagkaroon sila ng 10-point lead with 3 minutes left. At ang ganda nga ring hustle block ang ginawa ni Jonathan Kuminga kay Anthony Edwards mga idol para nga panatilihin ang kanilang double digit lead 93-82 after 3 quarters. At para nga sa ating huling quarter, fourth quarter natin mga idol, unti-unti nga kinayod ng Wolves ang double-digit lead ng Warriors at nagtagumpay nga sila dyan. Ginawang 6 points matapos ng double crossover ni D'Angelo Russell for a layup. Biglang ang uminit ang ating laban, back and forth baskets. Pero mas mainit nga itong si D'Angelo Russell, back-to-back 3-pointers, ginawang 1-point game. At sa layup nga ni Naz Reid, lamang na itong Minnesota Timberwolves, 103-102. With 5 minutes left. Pero hindi naman daw papayag ang Warriors dyan mga idol at nakipag back and forth nga sila sa Minnesota hanggang sa huling mga minuto. Nagkaroon nga tayo ng 15 lead changes mga idol hanggang sa last seconds ng laban. And with 38 seconds left, 110-110 ang ating score. Pero dahil nga na namin test ng Minnesota Timberwolves at ng Warriors ang chances sa game winner, diretso tuloy tayo sa overtime. At sa ating extra 5 minutes mga idol, ang Minnesota ay humawak na nga ng 3-point lead 115-112 after ng 3 minutes of playing time. At hindi na nga rin mga idol kinaya ng Golden State Warriors, hindi nga sila makashoot at the end at nanalo ang Minnesota Timberwolves 119-114. Sa paunguna nga yung mga idol ni Edwards with 27 points, 5 assists, D'Lo 29 points, Stephen Curry may 29 points, tumulong naman itong si JP with his 18 points.